بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ngayon mga kapatid, ibabahagi natin ang konting kaalaman kaugnay po sa tamang pamamaraan po sa pagsasagawa ng Salatul Eid. O ididimo natin paano nga ba isasagawa ang Salatu Eid al-Fitr at saka Salatu Eid al-Adha. Actually, itong dalawang ito na sala, ang Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha ay iisa lang po yung pamamaraan po sa pagsasagawa nito. Kung ano po yung ipapakita natin dito ay ito lang po ang paraan po ng Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. Sa mga hindi po makakapagsagawa ng sala, halimbawa sa bahay nila may sasagawa dahil nga po hindi sila naka-attend, o kaya ay sa bahay na hindi naka-attend ng Salatul Eid, ay alam nila kung paano ba ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng Salatu Eid al-Fitr o Eid al-Adha. Una-una, bago natin simulan, ang oras po ng Salatu Eid al-Fitr at Eid al-Adha ay konti lang po yung pagitan. Magsisimula po ang oras nito sa pagsikat ng araw. Dapat pasikatin muna natin yung araw, mga after 15 to 20 minutes. Ang pagkakaiba lang nila, bigyan lang natin ng allowance ang Eid al-Fitr para po yung pong hindi pa po nakapagbigay ng Zakatul Fitr ay makapagbigay pa po, kasi kapag nakapagsagawa na po tayo ng sala ay magkakasala na po yung sasadyain niya na hindi magbigay po ng Zakatul Fitr bago may sagawa yung sala, kasi ang oras niyan bago matapos yung sala to Eid al-Fitr. Samantala po ang Eid al-Adha, medyo aagahan po natin ang pagsasagawa po ng Salatu Eid al-Adha para po mas malawak naman po yung pagkatay. Ang Eid al-Fitr ay mas ililit natin para po yung hindi pa nakapagbigay ng Zakatul Fitr ay makapagbigay na po. Ngayon, ito po mga kapatid, ito pong ididimo ko sa inyo. Hindi po ibig sabihin na nagkasundo ang mga ulama sa ganitong paraan kung yung bilang po ng takbir. Pero ito pong ididimo ko sa inyo, ito po yung pananaw po ng karamihan sa mga ulama, at nabanggit din po ni Imam Al-Iraqi rahimahullah na ito po yung pananaw ng karamihan sa mga sahaba, sa mga tabi'in at sa mga a'imma, na ito pong ididimo ko po sa inyo. So una po, ang gagawin natin siyempre ay takbiratul ihram. Takbiratu al-ihram. Allahu Akbar. So yan po yung una, takbiratu al-ihram. Sa pagkatapos mo magtakbiratu al-ihram, ay babasahin niyo po yung dua al-istiftah. Yan po ay hindi po obligado, yan po ay sunnah. Subhanakallah wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Kung mababasa niyo po yan, umalibas sa dua nito, ay wala pong problema. O kahit na hindi mo mabasa, ay wala rin pong problema. Pagkatapos mong mabasa yung dua al-istiftah, saka ka magtatakbir ng dagdag ng takbir. So una, isa na po yun. So magdagdag ka lang po ng anim. Then, Allahu Akbar. Ngayon, ang tanong, may binabasa ba sa pagkatapos ng kanina? Nagkaroon din po ng opinion ng ating mga ulama. Yung ilan sa mga eskola, sabi nila may binabasa, at ang binabasa daw ay Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pero wala pong matibay na katibayan. So kahit wala na po tayong binabasa, okay lang po, diretso na po. Then, pangalawa na po yun, babasahin mo yun o hindi, wala pong problema. Then, Allahu Akbar. Then, pangatlo. Then, Allahu Akbar. Then, pang-apat. Then, Allahu Akbar. Then, pang-lima. Then, Allahu Akbar. Then, pang-anim. Allahu Akbar. Then, magtatakbir po sa una. Ganun po yung paraan sa binanggit ko kanina. Then start ka nang magsabi ng A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Then basahin mo na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalakasan po yung pagbabasa po dito. Lalakasan po ang pagbabasa po ng Suratul Fatiha. Then sa unang raka, babasahin natin ang Suratul A'la. Pwede mo basahin ang Suratul A'la, Sabihis Marabbikal A'la. Kung hindi mo yung Suratul A'la, kahit anong sura na po, wala pong problema na basahin natin. Kung mabasa niyo po yung sura o hindi, wala naman pong problema. Ang pinakamahalaga dito ang suratu al-Fatiha. Suratul A'la ang sunnah. Pag hindi mo kaya, ay wala pong problema. Pwede mo rin basahin ang suratu Qaf. Sa unang raka, pwede mo basahin ang suratu Qaf dito po sa unang raka. Ang tanong, kailangan ba itaas ang kamay sa bawat takbir? So ang pagtataas po ng kamay sa bawat takbir po ay nagkaroon din po ng opinion ng ating mga ulama. Ang ilan sa mga scholar, sabi nila ay magtatakbir, ay magtataas ng kamay. Ang sabi naman ng iba ay hindi magtataas ng kamay. So hindi po malaking issue to, magtataas ka ng kamay o hindi ka magtataas ng kamay ay wala naman pong problema. Then pagkatapos nun, tanong dito, yung pong nalate,
na hindi pa nakatakbir, kailangan niya magpalitan yung mga takbir na hindi niya naabutan. Halimbawa, naabutan niya tatlo o isa lang naabutan niya. So dito, palitan mo man o hindi mo palitan, wala rin pong problema. Dahil yan po ay hindi rin po napagkasunduan ng mga ulama. Hindi po malalaking issue yan. Palitan mo o hindi, wala pong problema. Okay. Pagkatapos nun, pitong takbir din. Allahu Akbar. Then, basahin mo yung dua, Subhanahu Rabbil Azim, tatlong beses. Then, Sami Allahu liman hamida. Yan, Rabbana wa lakal hamd. So parang normal lang po na sala, parang nagsasala ng Fajr, pero mas marami po yung takbir. Then Allahu Akbar. Ayan, basahin mo yung dua, Subhanahu Rabbil Azim, hanggang 3 beses. Then yung dua dito, Allahu Akbar, Rabbil Fili, o ibang dua dito, walang problema. Allahu Akbar. Yan. Then basahin mo yung dua lang, katulad ng nasanayan natin na sala. Then Allahu Akbar. Hindi na po tayo magtataas ng kamay, ganito lang po. Allahu Akbar. Yan. So yan po ay isa na po. Isa na po yung pagbalik ko dito. Yan po ang takbiratul intiqal. Isa na po yun. So lima po dito sa pangalawang raka'a. Lima po. So isa na yun. Then Allahu Akbar. May babasahin ka o wala, katulad ng nabanggit natin, walang problema. Pangalawa na, Allahu Akbar. Pangatlo na, Allahu Akbar. Pang-apat na, Allahu Akbar. Panglima, then Bismillahirrahmanirrahim, then start ka ng Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Then pangalawang raka, ang sunna po na pwede natin basahin na Suratul Ghashiyah, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, o pwede rin po Suratul Al-Qamar. Suratul Al-Qamar, limo sa unang raka, Qaf. Then pangalawa, Suratul Al-Qamar. Sa unang raka, pwede yung Suratul Al-A'la. Di sa pangalawang raka, Suratul Al-Ghashiyah. Kung sa unang raka binasa mo ay A'la, sa pangalawang raka po ay Al-Ghashiyah pong babasahin natin. Ngayon, kung sa ulo mo yung Suratul Ghashiyah, mas mainam. Pag hindi nyo po sa ulo, kahit anong sura po ang ating babasahin, ay wala rin pong problema. Hindi naman po ito obligado. Ngayon, yan po yung ano, yung tamang pamamaraan po ng pagsasagawa po ng salatu, al-Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ngayon po, ang ilan sa mga scholar, ang ilan sa pamamaraan, meron ding 8 ang una, din 7 po yung pangalawa, meron din po na tag-apat-apat. So yan po ay hindi po napagkasunod ng mga ulama. Ang ipinakita ko lang po sa inyo, ang dinimo ko lang po, yan lang po yung pananaw po ng karamihan sa ulama na sinang-ayunan nila Sheikh Bin Baz, na Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Ibn Qayyim at Ibn Taymiyyah rahimahumullah. Yan po ang madhab ng Malikiya at ng Hanabila, which is sinang-ayunan po ng mga scholar na nabanggit ko po. So yan lang po ang tamang paraan ng pagdarasal po ng Eid. So ang Eid po, ay pinakamainam na pagsasagawa ng Eid po ay sa labas po, para makadalo po yung may mga dalaw, kahit na hindi sila makapagsagawa ng sala, at least naka-attend sila at makikinig sila ng khutbah. Kung sa masjid po, hindi sila makapasok. Ngayon, may sunna ba yung sala na ito before? Alam mo, bago po isagawa, may sunna, wala pong sunna, wala rin pong sunna after. Walang sunna before, wala rin pong sunna after. Then, wala rin pong adhan, at wala rin pong iqama ang sala na ito. So, diretso na po siyang itatayo ang sala na ito. Ganun lang po kadali, mga kapatid. At ang hatol sa sala na ito ay fardu kifaya. Actually, nagkaroon din ang opinion ng ating mga ulama, pero para sa akin, ang pinakamababang hatol nito ay fardu kifaya. Pag naisagawa po ng ilan, ay sapat na po sa mga hindi po nakapagsagawa nito, ay hindi na po sila magkakasala. Ang mahalaga, mayroon po sa atin ang makapagsasagawa po ng sala na ito. At katulad po na sinabi ko, pag hindi niyo po naisagawa, pwede niyo pong isagawa sa bahay, mapalalaki man o ang babae, sa paraan po na isinagawa ko po. So yan lang po, mga kapatid, ang konting kaalaman na may babahagi natin sa tamang pamamaraan po sa pagsasagawa po ng salatu Eid al-Fitr o Eid al-Adha. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.